Kinwestiyon naman sa Senado ang basehan ng National Economic and Development Authority o NEDA para masabing food poor ang isang tao. Lumalabas kasi na 64 pesos pababa dapat ang daily budget sa pagkain. May unang balita si Mab Gonzales. Pinapareview ng mga senador ang basehan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa kahirapan. Sa pagsisimula kasi ng briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Senado, lumabas na para masabing food poor ka, 64 pesos pababa ang budget mo para sa pagkain kada araw. Pero 3 meals yun, di ba? So parang lumalabas o 20 pesos per person per day. Per meal. Sa tingin niyo ba that number is sufficient, yung 20 pesos? The basket has not been changed for some time, Your Honor, although it has been, the value of that basket has been adjusted for inflation. Maybe you should revisit that because preferences could have changed already. The relative prices have changed. Kasi nga, nakita natin yung price of rice has been, inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos. Sa poverty threshold, 91 pesos per person per day ang batayan para masabing mahirap ka o wala pang 3,000 pesos sa isang buwan. When you compute poverty thresholds using an old number, which is obviously not workable anymore, 20 pesos per meal, hindi totoo yung poverty, ano ninyo, your poverty forecast. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold para matrack ng maayos kung may epekto ba ang mga programa ng gobyerno sa kahirapan. I think it's due for a visit of this, poverty threshold natin kasi medyo matagal na rin, more than a decade na yon since it was set. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bababa na sa 2-4% ang inflation rate ng bansa. Malaking tulong daw ang pagbaba ng presyo ng bigas. Rice prices affect inflationary expectations and these expectations lead to second round effects. EO62 to reduce the tariff on rice will be so helpful in our efforts to tame inflation. Sabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto, pinakamababa ang unemployment rate at mas maraming Pilipino ang naiahon sa kahirapan ngayong 2024. Our unemployment rate is at a historic low. We have 50.3 million Filipinos employed to date and 63.8% of them are engaged in formal and stable jobs. With favorable conditions, we are on course to become an upper middle income country by 2025. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.